Tumako po tayo sa Psalm 95 verses 1 to 11. Psalm 95 verses 1 to 11. Pinamagatan po natin itong tayo'y sumamba sa Haring Banal. Usapin pong pagsamba ang ating pag-uusapan ngayong gabi. What is worship? Worship is to honor God. Worship is adoration directed to God. As we study this passage, nawa po ay mawala na yung ating spiritual amnesia na hindi natin nalalaman kung bakit tayo nilikha. Tayo po ay nilikha para sa kanyang kaluwalhatian, for His glory. We are born to worship. Tayo po ay nilikha para maging mananambahan niya. Ang may isinulat pong isang libro si John MacArthur na ang pamagat po nito ay worship the ultimate priority. Kung ito po yung ating ultimate na priority, kung tayo po ay ipinanganak para sa pagsamba, napakahalaga po na maalaman natin ang tamang pagsamba, maalaman natin kung bakit tayo kinakailangang sumamba, at ano yung mga hadlangin sa ating pagsamba sa Diyos. Worship is not part of the Christian life, it is the Christian life. Tatlo pong bahagi itong hinati po natin dito sa tatlong bahagi. Una, yung paano ang tamang pagsamba verses 1 to 2. Pangalawa, yung bakit natin kailangang sumamba sa Diyos verses 3 to 5. At yung mga hadlangin, ano-ano yung mga hadlangin sa pagsamba sa ating Panginoon 7 to 11. At doon po muna tayo sa una nating punto. Paano ang tamang pagsamba? Ang tamang pagsamba ay dito para sa mga awit, para kay Haring David na siyang may akda nitong Psalm 95 ay pag-awit. Of course, alam po natin na ang maraming iba't ibang paraan ng pagsamba. You could read the Bible, reading God's word, hearing God's words, praying to God, listening to godly music, participating in Holy Communion, evangelizing to others, and many more. Ano man daw ang ating ginagawa, kung maging tayo ay kumakain man o umiinom man, gawin natin ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Maraming paraan ng pagsamba, pero as I said, yung para dito sa mga awit na ito, para kay David, ang tamang pagsamba, ang tamang pagsamba collectively ay ang pag-awit. Papaano ang tamang pagsamba? Ito'y pag-awit sa Panginoon. Expert says that singing has the power to alter our moods and invoke memories and feelings. Merong kapangyarihan ito pagka ating i-decide na tayo ay umawit sa Panginoon, nababago yung ating mood. We sing because something inside of us needs to express something beyond words. Ang sabi naman ni Boyce ay
ganito, singing expresses human thoughts emotionally and Christianity is a feeling religion. Singing expresses joy and the Bible's religion at its heart is joyful. So we sing because we are happy. We sing because we are free. Inaawit natin. Ito para sa Panginoon. Ito'y pagpupuri sa Panginoon. Ang sabi po doon sa verse 1 ay ganito. O magsiparito kayo. Come, let us sing to the Lord. Yung come doon ay, alam nyo, may tatlong come pala dito sa Psalm 95. Yung nandun sa verse 1, come. Yung nandun sa verse 2, come. Yung nandun sa verse 6, come rin. Pero iba-iba. Yung ibig sabihin pala nito, yung sa Hebrew text, mayroong progression. Kita nyo, yung sa verse 1, yung come, it is an invitation. Hindi na kontento ang Haring David na siya lamang ang umawit sa Panginoon. Let us, gusto niya, kasama niya ang karamihan na sumamba sa Panginoon. Hindi siya nakukontento na siya lamang ang sasamba sa Panginoon. Yung sa verse 2, yung come doon ay to anticipate, to look forward, yung to expect. Oh, are you expecting when we come to worship? Nag-expect ba tayo na we are to deal with the Lord, to be blessed by the Lord? Come, yung come dun sa verse 6 ay come to enter in. You participate in the singing, in the worship for the Lord. Worship is an action word. Oh, we are not here to sleep. Oh, sabi nga ni Sir Eric, kung tayo nagpunta lamang dito para matulog, eh wag na tayong pumunta sa bahay pagsamba, dahil tayo naririto para tayo sumamba sa Panginoon. We are not here to be entertained. Ang problema dito, mga kapatid, pagka we are here to be entertained, it focuses on our self. It centers on you. And worship should not be like that. Worship should center on our God. Ang sabi dito, magsiawit tayo sa Panginoon. Magsisiawit tayo sa Panginoon. Hindi umaawit tayo para sa ating mga katabi. Hindi sila makakasamba pagka hindi ako umaawit. It should center on our God. Siya ang dapat na mataas. How should we worship? By singing to the Lord joyfully. Hindi basta singing, kundi may kagalakan, may malaking kagalakan. As I said before, na ang awit na ito ay iniakda ni Haring David, at ito marahil, malamang ito pa ang marahil na daladalang diwa ni Haring David doon sa First Chronicles chapter 29, when he offer gold. How much gold did he offer? 225,000 pounds of gold. Yun ang kanyang inoffer. Alam nyo kung magkano yon? Yung pound of gold sa ngayon, ha? Is 22,148 US dollar.
itatimes natin sa 225,000 pounds of gold na inoffer ni King David. Alam nyo kung magkano yan? Oh, 4,983,300. Oh, milyonaryo ka na nun. And we are talking about dollars. Hindi siya nang hinayang. Hindi ang sinabi eh, singing with great panghihinayang. Yung singing joyfully, may malaking kagalakan, hindi may malaking panghihinayang, hindi may malaking kalungkutan, malaki. Hindi siya, yung in-offer niya ay 249,165,000 pesos. Oh, milyonaryong milyonaryo niya. And this is but gold. Yung mga ginto lang ito ay sa silver naman. Ang in-offer niya ay 525,000 pounds of silver. Alam niyo kung magkano 'yon sa pera natin? 6,972,000,000. Oh, yun yung halaga ng in-offer na silver ni King David. He offered it gladly. He offered it joyfully. Tayo mga kapatid, gaano ang kaya nating i-offer sa Panginoon? It reflects our view of this God and the appreciation ni God sa ating buhay. How should we worship? We worship Him by singing joyfully or wholeheartedly ng may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Pangalawang punto, bakit natin kinakailangan siyang sambahin? Ito ang sa verse 3, mababasa natin, sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Siya ang dakilang Diyos. Gaano siya kadakila? Oh, siya yung nagligtas sa atin. Siya yung nagmahal sa atin. Kahit nandi tayo, kaibig-ibig, mga kapatid, kung doon muna tayo magsisimula, ako na hindi kaibig-ibig ay inibig ng Diyos, tunay na ating makikita na siya ay dakilang Diyos, sapagkat ang Panginoon ay dakilang hari at sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Bakit natin kailangang sambahin ang Panginoon? Because all things are of Him. Oh, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, lahat sila na nagsisitahan dito. Ang dagat ay sa Kanya at Kanyang gawa. Oh, at ang Kanyang mga kamay ay lumika ng tuyong lupa. Lahat ng ating nakikita ay galing sa Panginoon, nilikha ng Panginoon. Buti nga, hindi tayo pinalalayas ng Panginoon. Saan tayo titira? No, yun lang ay sapat na para sambahin natin siya. Ano pa? Oh, sapagkat ang Panginoon ang siyang nagligtas sa atin. Oh, siya ang may ari ng lahat bagay. Siya ang lumalang sa atin. Oh, nasaan yun? Nandito yun. Nandito sa verse 6, o magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod, tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Kaya tayo nilikha ng Panginoon ay to worship Him. Oh, we are born to worship. Oh, hindi pa ba sapat iyan? Hindi naman obligasyon ng Panginoon na tayo likain, pero tayo nilikha ng Panginoong Diyos.
Ito ang paalala. Ngayon, kung inyong sa verse 8, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong puso gaya sa Meriba, gaya sa kaarawan ng Masa sa ilang. Bakit? Ano ba yung nangyari sa Meriba? O yung mga Hebreo ay nagreklamo doon sa Exodus chapter 17 dahil wala lang silang mainom na tubig. O, kararating lamang nila doon. doon sa lugar na yon, nakalimutan kagad nila ang kabutihan ng Panginoon sa kanila. Alam nyo, malupit na taskmaster ang mga Egyptian. Pinapalo sila, hinahampas sila. Meron pa tayong nakita na gayon na habang nagtatrabaho hahampasin mo pa. Hindi naman, ala, tayong nakita na gayon. At ano pa yung ginawa ng kalupitang ginawa ng mga taga-Ehipsyo? Yung papatayin yung mga anak, pagka lalaki, papatayin. Pagka anak na babae ay bubuhayin, di ba? Yung sabi sa mga midwives. Napakahirap noon, ano? Kung si Sister Evelyn, 2 years old, ipapanganak lang ni si Jomel, ay papatayin, ano kayo? mahal na mahal ko itong batang ito, papatayin nyo. Katagal kong inintay, 13 years, di ba? 13 years sila bago sumilang si Jomel. Matagal, mahal na mahal mo, tapos papatayin nyo lang, ay ibang usapin na yan, magkakamatayin tayo, baka gayon ang sabihin ni nang Evelyn. Yung inalis sila ng Panginoon doon sa pagkaalipin sa mga Ehipsyo. Ano ang sabi kay ang sabi ng Panginoon kay Moses? Sinabi ni Moses naman kay Pharaoh, let my people go so that they might worship, that they might serve me. Ano ang dahilan kung bakit sila inalis sa pagkaalipin? To serve me, to worship me. Iyon ang dahilan kaya tayo inialis ng Panginoon sa ating pag-ibig sa ating sarili. Nawa ay kagaya nung aking panalangin nung una na alisin ng Panginoon ang ating amnesia kung bakit tayo naririto, kung bakit tayo nilikha ng Panginoon, kung bakit tayo umiiral, ay para sumamba sa Panginoon. Ikinalimutan nilang lahat ang kabutihan ng Panginoon sa kanila. Ang mana, ang pugo, libre nilang natatanggap, pero ang yung ibinalik nila sa Panginoon, murmuring, rebellion, hiyasalip na magpasalamat sila sa Panginoon, ay natagpuan nila yung kanilang mga sarili na nagrereklamo sa Panginoon. Hindi ba gayon ang marami sa atin na tayo'y nagrereklamo, kundi man ito paminsan-minsan, ay bakit ba yung hindi sa halip na tayo magpasalamat sa pagsusustina ng Panginoon, bakit ganito ang buhay ko, bakit ganito puro baboy, manok na lang ang kinakain, wala na ba tayong ibang makakain? Sa halip na tayo nagpapasalamat sa ating Diyos
na may lalang sa atin. Diyos na nagsusustina sa atin. Diyos na umibig sa atin. Sabi ng verse 7, sapagkat siya ay ating Diyos at tayo bayan ng kanyang pastulan at ng mga tupa ng kanyang kamay. It is still ringing on my ears. I am the good shepherd, said the Lord. Oh, He is willing to die for us. Aba, teka, he actually died for your sin. Namatay siya para sa iyong mga kasalanan, para ang iyong buhay ay hindi na maging gaya ng dati. Sapat na ba iyon? Sapat na yon para ikaw ay sumamba sa kanya. Sambahin mo siya na may buong kagalakan. Tayo umawit sa Panginoon. Ikaw, ano yung mga hindrances? Ano yung mga bagay na hindi mo na inaalala na ginawa ng Panginoon sa iyong buhay? Kaya hindi mo siya masamba. Alam niyo, nanonood ako nung pelikula ni Dolphy, yung Black Magic, doon ni sa pelikulang yon, isa nang lakas ni Dolphy. Ang pangalan niya doon ay Tempe. Sinanla niya na ang kanyang kaluluwa kay Satanas para makagawa siya ng kabutihan. Nung patay na si Dolphy, nililibing na, walang gaanong nakikipaglibing. At nandito si Jimmy Santos at nagsalita. At tinitingnan lang kasi ng marami ang paglilibing kay Dolphy, pero hindi sila nakikipaglibing. Ang sabi ni Jimmy Santos ay, kayo, gayon na ba kasama si Tremi para hindi kayo, para isa man sa inyo ay hindi makipaglibing? Ikaw, Brando, sino ang nagpakain sa pamilya mo nung ikaw ay nasa kulungan? Sino ang nagpiansa sa iyo? Ikaw, harap siya sa ibang isa ng tao. Ikaw, Nardo, sino ang nagtakbo sa asawa mo habang ikaw ay nakikipag-inuman sa iyong mga barkada, mga wala pala kayong kwenta? No, ito'y malaking paalala sa akin. Ang Panginoon naggumawa ng napakaraming kabutihan sa aking buhay. Hindi ba ako magbabalik ng pagpapasalamat, ng pagsamba sa kanya? Nawa po ito'y maging paalala, isang magandang paalala sa atin na tayo'y nandirito para sumamba sa ating Panginoon. Tayo ay inaatasan na umawit ng may buong kagalakan sa Panginoon, sapagkat siya ang may-ari sa atin. Siya ang nagsusustina sa atin. Kaya tayo nabubuhay ay dahil sa kanya. At huwag nating hayaang mayroong anumang humadlang sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga nung pinag-aaralan ko ito, yung awit na worship the King. Yun yung awitin na aking binubulay-bulay. Worship the King. He is worthy. He is worthy to be praised. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Tunay na kayo po ang siyang mag-enable sa amin upang magawa namin ang aming layunin kung bakit kami nilikha. Nilikha kami para sa pagsamba sa inyo. Salamat po
Kayo po ang siyang mapupurihan, kayo po ang magpakataas sa mga oras na ito. Huwag niyong hayaan na nakawin ng ibang bagay ang mga salitang aming napag-aralan. Sa inyo po ang kapurihan, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po.